سمرد سيناب الشيخ رحمه الله وأما التكييف فهو وقوع فيما حرم الله ونهى عنه at ang takif naman yung paglalarawan sa kung papaanong nangyari o naganap o papaanong ginagawa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang mga katangian, ito ay nagsasadlak sa tao sa bagay na pinagbawal ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lianna Allah yaqul, dahil sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, kul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, na sabihin mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na pinagbawal ng aking Panginoon ang mga kalaswaan. Ito man ay nahahayag o nalilingid. Again din sinabi niya, wal ithma wal baghi bighairil haq. At ang mga pagsuway, mga paglabag na lumalampas sa katotohanan, yung mga bagay-bagay na ginagawa natin na lumalampas sa hangganan ng pagiging makatuwiran, makatarungan o makatotohanan. Wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, at ang magtambal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga bagay na wala namang kay otoridad dito. Na kung titingnan natin ang lahat ng uri ng shirk, wala namang tao ang binigyan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng otoridad na magsalita tungkol kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na sasabihin niya halimbawa, si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay may anak, o si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagkatawang tao. Walang tao na nag-claim ng ganito, na binigyan siya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng authority na magsalita ng ganito. At panghuli, sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. At magsalita kayo, magsabi kayo ng tungkol kay Allah Subhanahu wa Ta'ala tungkol sa mga bagay na hindi ninyo nalalaman. Na makikita natin ang lahat ng mga pagtatambal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang pagiging Panginoon, sa kanyang pagiging Diyos, sa kanyang mga pangalan at katangian, hindi ito sinabi ng mga tao na ito ay naayon sa kaalaman. Ang lahat ng ito ay pawang pagtaliwas sa kaalaman at pawang puro kamangmangan ang pinanggalingan at mga haka-haka at kuro-kuro lamang at opinyon ng mga tao. Ngayon din sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala tungkol dito, wala takfu ma laysa laka bihi ilm, at huwag ka magbibigay ng interpretasyon tungkol sa mga bagay-bagay na wala kang nalalaman dito. At kabilang nga rito ang mga katangian ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At karugtong dito sinabi ni Allah, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Na tunay na ang pandinig, ang paningin, at ang puso, lahat ng ito ay tatanungin. Na maaring masabi natin na sa pamamagitan ng pagtukoy ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa paningin, pandinig at puso, ito ay ang lugar na kung saan nabubuo ang mga haka-haka ng tao. Na sa pamamagitan ng mga ito ay nakakabuo tayo ng mga konklusyon, mga generalization tungkol sa mga katuruan na maaaring nanggaling sa mga kulang na kaalaman, kaya nakakapagsabi tayo tungkol kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ng mga bagay-bagay na mali dahil sa kakulangan natin ng kaalaman sa Kanya.